kalamay, sinuman at patupat. Yung mga kapuso ang ilan sa mga mabentang kakanin sa Candon, Ilocos Sur ngayon po magpapasko. Narito ang report. Bente-kwatro oras nang bukas ang matindahan ng kakanin dito sa Plaza Candon sa Ilocos Sur. Doble raw kasi ang kita sa pagbebenta ng mga kakanin habang papalapit na ang Pasko. Ang best seller, kalamay. Kung 25, December 25 yun. Ah, okay. Kung bakasyon na, talagang dayuhan na to. Okay. Paubos ma'am, isang araw lang o kalahating alam. Taste good, masarap, malagkit. Talagang hahanapan natin. Ibang-iba ang lasa, masarap. Na walang, parang walang katulad sa ibang mga produkto sa ibang lugar. Si Lola Caridad na mahigit 50 taon ang nagluluto ng kalamay, itinuro sa amin ang paggawa ng kakaning ito. Unang-una, yung malagkit ano, dinidurog na yon. Linalagay na sa ano, sa silyasing ganun. Tapos lalagyan mo ng tubig. Haluin mo yon. Pagka malapit na maluto, ilagay mo yun yung na mura. Lulutuin na namin yun ng 2 oras. Lagyan mo na ng asukal. Pagkalagay ng asukal, 4 hours bago mo hamuin. Umaabot ng 3,000 piraso ng kalamay ang mano-manong ginagawa at nire-repack ni na Lola Caridad kada araw. Ilang pang mabentang kakanin tuwing Pasko ay itong sinuman at patupat na parehong gawa sa malagkit na pinakuluan sa gata ng niyog. Ang sinuman ang Ilocano version ng suman ng Matagalog pero mas maliit at matamis. Ang patupat naman ay kakaning hugis at sulok, maalat-alat ang lasa dahil sa halong asin dito. Ang pagpatok ng malalagkit na kakanin tuwing Pasko, simbolo raw ng ibinibigay na kahalagahan ng mga Pilipino sa pagsama-sama ng pamilya sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Para sa saksi, Claire Delphine, nag-uulat